natin. Chico, si Saji. Hawak ko po. Wala. Ano po? Sabi sa'yo, pag kami ni Kyra, inaabutan eh. Kaya, nag-ano kayo, natagal lang ka doon sa stop eh. Hmm. Ba't hanggang 16 po? Ha? Ba't hanggang 16? You know, nagpagas tayo rito sa ano, sa Shell. Taya tayo dito ng ano, ng Lotto. Dito naman tayo tataya. Madalas ako sa co-op eh. Medyo inaalat tayo dun eh. Ano ba? Ay, may nanalo na ng Lotto Max. So, yung 649 niya. Kahit dito na tayo makakati mo yung Classic Million na yan. Kahit yan lang tayo pumasok. Kung may kasi yung Classic Million na yan, pwedeng manalo ka ng 1 million dyan. Makuha ng ilang number mo eh, no? Nasa ilom na si Ste. Bibili rin siya ng ano, scratch card niya. Yan. Ay, sa loob. Check natin yung ano. Sabi, ayun. Check natin dito yung ano natin. Tapos tataya tayo. Sana hindi na tayo tumaya para baka may tama na tayo. Bali, ito 6:40 na siya ng Wednesday ito eh. I-check natin. Para makita niya rin. Iyon ho. Ay, naku. Nanalo tayo ng $2. Susunod niyan, ano na yan? Madadagdagan ng 6 na zero yan. Yun, ito sorry. Pagkaganyan sorry tayo. Wow, isa lang nanalo tayo ng isa. Try uli natin. Nanalo tayo ng 2 million. 2 million din. Yun, nanalo tayo ng $2. Kaya uli tayo. Tapo na isa. $2. Yun, oh. Scratch card. Nanalo kang 2? Oo. Buti pa ako, nanalo 3. Doon? Ayaw. Sige. Ano na natin? Atataya ka? Oh, para. A few moments later. You know, mga ka-team. Nandito tayo ngayon sa ano? Sa Sageberry. Sa Sage Hill. Dito yung malapit sa amin. Yan o. Grabing yellow sa kanila. Yan o. Kapalo. Sobrang lamig. Eh. Matagal pa matatanggal yung mga yellow na yan. Ano pa eh? Double digit hanggang ilang araw pa. Kahapon halos wala ka nang makita. Ang hirap mag-drive. Yan, okay. Hindi tayo sa ano sa kasamahan ni Stay, maghahatid tayo ng ano lumpiang sariwa. Na luto ni Stay, nagustuhan ng mga kasamahan niya, umorder. Yan, hindi yata pumasok yun, ihatid natin. Kaya lang, umibelo pa ako kasi ang lamig eh. Pero doble naman itong suot ko. Okay, check muna natin kung ano yung kung tama yung address. Nahatid na natin yung ano, tama yung address. Malaking bahay dito sa ano, sa Message Hill. Kapal ng ano, ng yelo. Dito kasi kanya-kanya silang ano, pagkaganyang community na walang, yung wala siyang ano, dito, walang condo fee, kayo ang mag-ano niya mag-i-screen. Kayo bina tayo at hinatid lang natin yun, hindi doon kasi yata pumasok. Tapos yung iba dala niya sa ano eh, mga kasama niya, umorder sa kanya, dala niya isang bag. Sumbatan. Ito yung ano, pakita ko sa inyo yung mga bahay. Dito yan sa Message Hill. Sageberry. Dala ka ng bahay oh. Ito pagka yung main road dyan, inaano yun ang mga pagka main road. Pero pag yung sa mga looban na kanya-kanya na ng ano na kanya-kanya hukay na ng yelo yun eh. Ito aso. Tapos yung mga ganyan, pag may sarili yung bahay na ganyan, tatsagain yung ano, linisin yung pathway. Kasi pag may nadulas na sa pathway ng sa harap ng bahay nyo, pagagamot nyo pa eh, kayo sagot nyo yun. Kaya kaya yung mga ganyan, mga daanan na nasa tapat ng bahay, mga single house na ganyan, nililinis sila yung mga daanan ng mga tao. Hindi tayo gaano makapag-ano dito kasi madulas. Kasi double digit pa rin yung panahon niya. Buti na lang may nag-ano ngayon. Dinaanan na agad. Para ano, hindi na magka-problema.
Pero pag yung biglang preno yan, madalas yan. Kaya kailangan pag ganyan, huwag kang masyadong mapreno. Kung gat maaari, eh, tipit-tipit ka sa preno rito eh. Tipit-tipit ka rin sa ano, sa gasolina. Para hindi ka mabilis. Pag biglang preno ka dyan, iikot ang sasakyan mo. Yan yung mga naranasan natin. Yan, tambak-tambak sa mga harap. Malaki mga bahay dito. Kaya lang, pag ikaw maingat, yung mga driver na kasabayan mo hindi maingat, yun ang problema. Na akala mo may mga lakad, akala mo nagmamadali eh. Pero pag nakaano naman eh, wala na akong magawa, makadadamay lang ng ibang tao. Ang daming nagbanggaan, ang daming ano, aksidente kahapon. Kaya ang hirap mag-drive. Ah, dito pala yan sa ano, Senoma. Senoma. Iba-iba ang klase ng ano rito eh. Bahay kasi. Depende sa mga ano. Depende sa developer. Iba-iba ang kanya-kanya developer dito. Kanya-kanya design. Gusto lang ako dyan eh. Kala mo ano eh. Kaya kahapon nga. Takot ang lakas ng kaba ko mag-drive eh. Kasi ngayon mga ganyan no. Pakadulas niya ng bilis magpaandar. Tapos pag nagpreno, yung balsa na kung ano, hindi siya gegewang. Dami kahapon. Karambola yata. Mahina yung apat at apat limang sasakyan yung magkakaano eh. 50 lang naman dito. Pero di naman naman napaka ano, dilaso. Yan dito pag dito ka na gano'n sa Calgary, grabe lamig dito. Tapos nag-snowstorm na ganyan, mag-iingat ka kasi sila, hindi sila nag-iingat. Kaya lang, wala tayong magagawa pag kinachempohan ka ng mga ganyan. Yun, grabe mo mga mag-review mo. Tapos pag sumigit na yung mga itsura nila, kala mo bukang basang sisib eh. Pag naka-aksidente na, parang makabasang sisib, parang nakakaawa. Halos wala akong makita kahapon dito. Malapit lang dito sa amin. Ayun yung Walmart na dyan kami bumibili. Lalo na pag ganyan sa stoplight, kailangan dahan-dahan ka niya kasi mamaya bigla nag-stop, di magpreno, dire-diretso ko doon sa kabila. Bugol ka, nasa gitna ka. Kaya kailangan ano, ingat-ingat lang talaga. Ikaw ang mag-iingat sa kanila. Kaya kailangan malayo pa lang. Napakrampuman muna yung preno eh, pag sa ganyang stoplight. Kasi kung hindi, dire-diretso ko sa gitna. Nako, mahirap na. Ano, pag may nag-beat ng red, patay. Huwag tatamaan. Ilang minuto lang sa amin to. Pagtawid natin sa kabila, liligo na tayo ron. Yan yung ito yung ano eh, Simon's Valley. Simon's Valley. Ito yung pinaka main road dito sa ano eh, sa area natin, northwest area. Yun yung nadudugtong din yung mga Simon's Valley din. Dulot-dulo. Kaya maganda rin yung mga rito, ano, mga kondo. Kincora Glen. Maganda yung mga kondo dyan. Sa pagkaano, sa labas ng parada eh. Mahirap din eh. Dito nagbago na ng speed dito eh. Kung bakit sila hindi sila nagbago ng speed nila eh. 40 na rito eh. Hindi na siya 50 pero naka 60 pa rin eh. Ayan oh. Yan yung area natin. Tapos yung dulo na yon, makita yung mga bahay-bahay na yan yun. Kabilang side na naman yun. Simon's Valley. Evanston yun, yung dulo na yun. Evanston. Yun, napababa ito eh. Ang hirap kayo. Dito, pababa
doon. Grabe yung daanan, wala ka makikita. Naglabasan yung mga coyote rito kahapon. Labulabog sila. Kaya pag gano'n, nakatakot ang ano, magbag-walking ng aso. Nako, pagtutulungan ka nun. Yan o, yung area na yun na malawak, doon sila lahat kahapon, mga coyote. Naglalabasan yung mga yan eh. Yan at ito, uuwi na tayo. Dahan-dahan na sa bagat doon eh, huwag migiwang. Dahan yung mga pagliko-liko, huwag kang basa-basa pipreno. Bayaan mo lang. Pag alam mo liligo ka na, huwag kang masyadong mabilis. Para pagligo mo, hindi ka pipreno. Hindi ka gigiwang. Ito no, tambak lang. Kanina lang yan eh. Kaya lang, ayun, ang liwanag pa nung bago-bago pa. Buti dito, nalinis na kahapon. Ang hirap dumaan dito, punong-puno. Okay, yan ang ano eh. Yan ang advantage pag may condo fee. Hindi ka na mag-ano. It's great. Hello mga ka-team, kamusta kayo dyan? Ito at gabi na naman tayo. Natapos na naman ang isang araw natin. Isang araw na vlog natin. Yan. Isang araw na buhay natin, mga isang araw na ginagawa natin, isang araw yan at ito kagigising ko lang umuwi kasi, pag umuwi kasi ako pagka hatid ko kay Ste nude na TV tapos tulog, mag-a-alarm ako kasi mag-out na si Ste, bali ang oras natin dito 9:50 ng gabi yan at buti na lang medyo okay na ngayon yung ano yung daanan, pero yung temperature niya negative ano pa rin. Negative 21 pa rin yung temperature niya. Grabe pa rin ang lamig. Kaya hindi tayo gaano makagala-gala, baka labas-labas kasi nga sobrang lamig. Hindi ka basta-basta makakatagal sa lamig. Yung kamay mo halos napapaso eh, pag kailangan may kumpleto ka, kung kailangan balot na balot ka. Hindi ka pwedeng walang gloves, hindi pwedeng walang cover ng tenga mo kasi mapaprosbite ka. Tapos dito kailangan ano kay kailangan maingat ka mag-drive. Mga nakaraang araw grabe yung ano, grabe yung driving kasi napakaraming aksidente. Kasi marami pa rin mga kahit na pangat yung panahon. Mga hindi pa rin nag-iingat yung mga ibang driver dito. Parang ikaw yung kakabahan eh. Halos hindi mo na nakikita yung daanan mo, hindi mo na nakikita yung mga nakakasalubong mo. Ang bibilis pa rin nila magpaandar. Kaya magulat ka na lang pag medyo na natapatan mo sila, yun pala nag-ano na sila rito, nagkarambola na. Kasi nga ang bibilis magpaandar, hindi mo na nakikita yung daan. Kaya ako pag ano ako nag-drive ako, naka-hazard ako pag ganun. Sabi ko bahala kayo dyan. Kasi hindi mo makikita eh. Talagang napakadilim. Tapos napakadulas nung daan. Kaya dito nga sa ano sa ayun, nandito na tayo sa ano sa Costco dito kay Ste. 10 o'clock siya, mga 8 minutes na lang itay natin. Ito yan si ano, medyo maaga-aga tayo ng konting. Hindi tayo nakaano, minsan nakakatulog ako. Nagmamadali ako eh. Yung hirap nagmamadali at madulas ang daan. Kaya gaya ito, yan. Yan, malakas yung ano natin eh. Malakas yung heater natin kasi nga malamig din. Yung manibela mo, buong sasakyan mo, napakalamig. Yung temperature natin, grabe yung minus 21 pa rin, hindi pa rin nagbabago. Hindi ko alam hanggang kailan, sana hanggang bukas na lang. Sabi niya, hanggang bukas daw. Kaya nga to, si ano, si yan, sila Shakira, sila Martin, yan, sila Este. Ako nag-aasikasa sa kanila ha. Lalo ito si ano, sa pag-drive, mahirap. Grabe yung dilim. Yung isang araw, napakadilim. Talagang grabe yung ano, aksidente. Minsan, yung dito nga sa ano, yung stoplight dito kila Este. Sinalubong, yung banggaan, sumalubong na yung kabila eh.
Dahil nga, nga ang problema kasi rito, hindi mo na nakikita yung daan. Napakabilis niya pa magpaandar. Yan yung mga kababayan natin nandito sa ano, sa Canada, dito sa Calgary. Marami silang nasaksihan diyan na wala silang disiplina, wala silang nadaanan diyan. Ako talaga, aminin ko, pag ganyan panahon, yung kahit na matagal ka na nag-drive, kailangan yung ingat mo, sobrang ingat. Lalo na ganyan makakasalubong, makakasabay mo sa daan yung mga ganyan driver. Tapos yung panahon ganyan na napakadilim. Talagang parang nag-drive sa ulap. Halos di mo na makita yung daan kasi nga nag-snow. Tapos yung snow walang tigil. Tapos napakadulas ang daan. Konting magpreno ka ng bigla ang preno, gegewang ka, tapos yun nga, hindi mo kahit stop, magulit ka, stoplight na pala yung nasa tapat mo eh. Parang talaga wala, zero visibility talaga. Kaya yan yung panahon na ano eh, na hindi mo gugustuhin dito sa Canada, mga ganyang panahon na napakalamig, double GG, tapos yung daanan madulas, sinabayan pa ng ano, parang snowstorm na yata yung nangyaring yun, isang araw na yun. Kaya yun, hirap. Napakahirap mag-drive talaga. Talagang kahit gano'n ka, ang tagal ko na nag-drive, pero yung kaba mo, kaya ngayon medyo guminhawa ako, ganda na, ano na yun, maayos na naman yung daan niya. Pero malamig pa rin, hindi pa rin nawawala yung lamig. Kaya, ganun. Lana kung bago ka lang dito, mas okay mag-ano ka na lang, mag-commute ka. Kung hindi pa kabisado yung ano, yung ganun mga, ano, yung nangyaring yun ng nakaraang araw. Mas ganda mo mag-commute ka na lang para hindi ka ma-aksidente. Kasi talagang may inis ka, na kinakabahan ka, tapos yung mga driver na nakakasabay mo, napakabibilis magpaandar eh. Ako, anong problema ng mga yun? Okay na ko, ang bilis-bilis, magulat ka, pagdating doon, dami na pala niyang, ano, na-aksidente. Kaya ikaw dandahan ka rin kasi minsan may mga nakakalat na ano, may mga na, sobrang ano, kasi parang yung ulap bumaba eh. Tapos di mo, wala kang makita talaga. Tapos ang mangyayari dyan, ang lakas ng snow. Sa lakas ng snow, kailangan mo mag-wiper. Pag nag-wiper ka naman, siyempre wiper, tapos naka-heater ka ng malakas, natutunaw yung ano, snow, naging yung tubig. Kaya lang pag yung wiper mo, kailangan huwag mo ititigil. Kasi pag tinigil mo yung wiper mo, magpo-frost na siya. Masisira eh. Pagka-wipe mong ganun, ang lakas, minsan tumutunog eh. Tumutunog talaga siyang, kaya kailangan ginawa, habang nag-drive ka, tuloy-tuloy lang yung pag-ano, huwag mo ititigil kasi pag tinigil mo siya, yung natunaw na snow na yon na nagtubig, wala. Ang bilis niya nang dumidikit agad yung ano. Yun na ano ko dyan eh. Na pag hininto mo yung pag-wiper mo, yun ang mangyayari. Yan din yan, steady dito sa ano. Dito na tayo sa tapat ng pinto kasi nga malamig eh. Para ano pag hindi siya gaanong ano, malayo yung tatawiran niya. Yan o, gabi na. Ayan o. Yung minus 21 o, tapos 9:56 na ng gabi. Ayan, sarado na yung ano yan, hanggang ano oras ba ngayon? Hanggang 8:30 lang. Ayan, dito tayo sa ano, sa Costco. Hinintay na si Este, mag-text na yung mamaya-mamaya konti. Biruin natin, sabihin natin nakatulog tayo. Ayan o, ang ganda na ng daan o. Ano, kasi ang maganda lang dito, walang tigil yung ano, yung nagka-plow. Kasi, pag hindi mo tinigil, pag tinigil naman ng pagka-plow yan, para kang nag-ano, yung ice skating, yun, ganun. Tapos napakintab. Tapos ang problema nung pag umaraw, napakaliwanag ng paligid. Hirap din mag-drive kasi nag-reflect siya eh. Ayan o. Negative o. Hindi na si Steve. At yun lang. Sa matay paparada rito. Ano oras na ba? 3 minutes pa. Ano muna tayo? Harap muna tayo mapag-parking nga natin. Kasi baka may ano rito eh. Baka sabihin na kala, customer tayo eh. Hindi mga ano dito. Dito nga yung ano, yung mga postcard na yan. Kalat-kalat yan dito. Tinamaan nga, yung ano yung sasakyan. Tinamaan eh. Itinan lang natin muna si ano, si Steri. Ito, ilang minuto pa eh. Antayin muna tayo para ano. Tsaka dito, ang ginagawa ko pag ganyang panahon, pinupultang ko yung sasakyan. Kasi nga, hindi mo alam ang mangyayari.
pag na-aksidente ka, ano kaya na hindi ka makadaan, ang tagal mo bago ka makalabas doon sa daanan mo, kailangan naka-full tank ka. Kasi importante yan yung full tank eh. Kasi pag ang gasolina mo hindi full tank, tapos bugasan nasa halos below kalahati na siya. Ano kaya kalahati? Nakakatakot sa ganyang panahon. Kaya ako talagang naka-fix to na mga sasakyan ko tsaka kay Este na naka-full tank. Importante yan, lagi nyo ipu-full tank sa sasakyan nyo. Bago kayo umuwi, ipu-full tank nyo na. Kasi hindi nyo alam yung panahon dito sa Calgary, sa Canada, na biglang may ganyang mangyayari. Diba? Matraffic ka na matagal dyan, tapos double digit yung temperature. At least yung heater mo, tatagal, yung sasakyan mo, naka-on lang yan. Hindi ka maubusan ng gasolina. Diba? Parang safety mo rin yun eh. Ang hirap kaya rito ng ano, nang maano kang ganyan, tapos napakalamig, tapos maubusan ka pa ng gasolina, mahirap yun. Kaya ako dito, nakasanayan ko na yan. Bago ako umuwi, naka-full tank yan. Kasi, bukod sa makakatipid ka sa gasolina, for safety mo rin yan, na ganyan pag ganyan, double digit. Diba? Kaya ito, tawag na si Ste. Ayun o, nandun na yata si Ste. Start na natin. Ilapit na natin sa sakyan natin kasi malamig na. Para ano, hindi na siya tatawid. Tapat na tayo. Ang lamig kasi, talagang kunting lakad mo lang, hirap. Malayo si Kano, hindi Kano, malayo yung nakaran. Tingnan natin. Medyo, hindi dahil Kano, hindi si Kano maglalakad ng malayo. Umisang kasi may, isang may dalay mo. Kaya gano'n. Itintayin natin. Ayun na. At yun nga mga katiyo, katapos ito, uwi na kami sa bahay. Tapos, ngayon, pahinga na ng konti, relax ng konti. Tapos, kain. Kain muna ng konti, di ba? Hindi ba tayo kumain kasi natulog na ako kanina. Kaya, yun. At maraming salamat po sa araw-araw na nanonood sa mga vlogs po natin. Yun na. Hindi lang natin siya. Wala pa eh. Nag-message na eh. Maraming salamat sa araw-araw na panonood. Sa mga nagko-comment, maraming salamat. At doon sa mga silent viewers, sa mga dati nang subscribers, sa mga bago pa lang, sa mga na-meet na natin na mga subscriber, maraming po salamat sa araw-araw na pagsubaybay sa buhay natin dito sa Canada. Tsaka sa mga nag-share, nag-like, maraming salamat po sa inyo, mga regular viewers, regular commenters, maraming salamat. At ayun lang, at grabe, sana bukas at mabawasan na yung lamig niya, single digit na lang kahit paano, kasi pag double digit plus pag naghumangin pa siya, mahirap, kaya ganun. Maraming salamat at tinan si Ste, medyo natagal siya sa palabas. Yun, at see you on the next vlog na lang po mga ka-team, at ingat na natin po tayo pare-pareho. Bye bye. Tumaas pa. 22. Eh binabaw natin temperature. Hindi sa labas yan, di ba? Dingdig yan, yan minus yan. 20 pebo. Dito tayo sa ano? Domino's. Bukas pa eh. Sa bayan. Yan. Dumababayaran? Ay, sige, dumabayaran. Yan. Nagutom ang trabahadora. Ito sa ano, Liberty. Eh sa tax to, no? Ano pala tax pala yan? Ayan. Masarap yung ano dito eh. Donair. No? Hmm.
someone.